Isa ka rin ba sa nagtatanong o bagong siklista na kung ano bang magandang i-upgrade o palitan sa ating bike? Kaya ngayon bibigyan ko ng 5 basic upgrades sa ating bike na hindi tataas yung presyo niya sa 300 pesos. What's up again mga kapadyak? Welcome back akin sa akin YouTube channel. Sa video ito ay bibigyan ko lang kayo ng 5 pwedeng i-upgrade sa ating bike na hindi tataas ang presyo niya sa 300 pesos. Kasi alam ko naman yung mga bagong siklista ngayon na nagbabalak magpalit o mag-upgrade sa bike nila is hindi pa ganun kataas yung budget nila. And talaga naman pag nakabili ka na ng bike mo, di pa dyan nagtatapos ang gastusin mo kasi marami kang makikita na ibang in-upgrade nila kaya nai-engage ko din, kaya mag-upgrade ka din. Kasi di naman tayo kontento kung anong meron sa bike natin, parang ako. Pero ngayon, kontento na ako kung ano yung nabuko sa my project bike ko. Pero ngayon, sasabihin ko muna sa inyo, ang 5 pesa o pwede natin palitan sa ating bike na hindi tataas sa 300 pesos ang price. Bali kung ikaw ay nagbabalak na bilhin ng pyesa yung bike mo at di ganun kataas yung budget mo, is tamang-tama tong video ito. Pero bago natin simulan yan, ay gusto mo nang pakilala sa mga bago. Ako nga pala si Charles na inyong kapadyak at dito ay gumagawa ako ng mga cycling content. Basta about sa pagbabike, kaya kung hilig mo ng ganung klase ng video, is tamang-tama ka sa may channel na ito. Kaya huwag mo kalimutang i-like ang video ito at subscribe ko na rin para lagi update sa mga bago kong video. Kaya simulan na natin mga kapadyak, pero bago yan gusto muna mag-thank you sa B-Bike Shop dahil hindi magagawa itong video ito kung hindi nila pinadala ito. Bale, nandito yung mga babanggitin kong pyesa na pwede nyo i-upgrade sa inyong bike na pwede nyo na rin orderin sa kanila. Bale, buksan na natin. Dumating nga yung package na ganito at safe naman siya, kaya yun, buksan na natin siya. Sa package niya is may kasama siyang sticker na Supreme, then bubble wrap dyan. At eto na yung mga products at napakarami, kaya thank you. At eto nga yung mga ilang products o ilang pyesa na pwede nyo ilagay sa bike nyo na mas maporma siya tignan. Unahin na natin itong crank boots. Eto nga ang una. Bali itong crank boots ay nilalagay sa may dulo ng ating crank. Ganyan yung example niya. Bali ang purpose nito para di magasgasan yung ating bike at dagdag porma na rin siya. May ganito yung bike ko eh. Di naman kasi natin maiwasan na magasgasan yung mga pyesa ng bike natin, kaya pwedeng ito ilagay. Bali dalawa ito mga kapadyak. Pangalawa mga kapadyaks, itong chain stay guard. Chain stay guard yung tawag dito dahil pinoprotektahan niya yung chain stay natin o yung frame, part ng frame yung chain stay. Dito siya nakalagay. Bale, yung kadena kasi natin, hindi mo maiwasan pumalo yan sa may frame natin o sa may chain stay. Kaya merong ganito para di rin magasgasan, di ba? Kulay black din, brand siya ng Aerowick at maraming kulay yan, maski yung crank boots. Check nyo lang yung link niya sa description. At pangatlo naman na pwede natin palitan sa ating bike, ito papalitan is headset. Karamihan kasi sa mga bike na budget bike, kung baguhan ka palang nagbabike tsaka budget bike yung nabili mo, is hindi naka-sealed bearing yung headset niya. Ito, sealed bearing to, headset na mounted peak, kaso tapered lang to kaya may pagkamahalan to. Pero meron naman silang non-tapered, kasi karamihan sa budget bike, non-tapered naman yan, is nasa 300 nga lang siya. Brand na mounting peak yun. At kulay red nga pala to. May mga iba't ibang kulay din naman sila. Ganito yung tsura ng headset. Yan. Yan yung headset niya. Ito yung sa taas, yung cap. Then, ang tapered, pinagkaibalila kasi yung tapered, mas malaki yung butas sa baba. Ito yung butas sa taas, ito yung butas sa baba. Diba, mas malaki itong sa baba. Kaya tapered yan. Pag parehas na silang butas sa taas sa baba, non-tapered yan. Ganun yung sinasabi ko sa inyo na pwede yung palitan sa may bike nyo. Pang-apat naman mga kapadyak na pwede nating palitan sa ating bike is saddle. Saddle, nasa 300 lang yan to 350. Tataas lang yan, depende sa may bike shop na pagbibilan mo. Ito nga palang saddle na to is brand siya ng InSpeed. Yan. Ito yung saddle na may butas, yung parang gamit-gamit ko sa may project bike ko. Budget saddle lang yung nakalagay sa project bike ko kasi napakaganda na itong InSpeed. Bukod sa maporma ni style niya, malambot pa yung mga pads niya dyan, yung upuan niya. Kasi sa mga budget bikes, may pagkatigasan yung iba at madaling nasisira o rumurupok pag naarawan o nababasa. Ito hindi, talagang maasahan mo na matibay yung quality. Alin dalawa ulit yung pinadala nila, kaya super thank you. Panglima at ito, mahalaga din to na pwede natin ilagay sa bike natin is tail light. Ayan, kulay blue tail light, budget tail light lang to. Presyo na ito nasa 50 to 100, depende pa rin sa shop na pagbibilan mo. Kung gusto mo, i-click mo na lang yung link dyan sa description kung saan to ma-order ito mga pinadala sa akin. Ito nga pala, tail light, mahalaga to. Nilalagay ito sa likod ng ating bike. Ayan, dyan siya nakapwesto. At paano mahalaga? Siyempre, pag nabutan ka ng gabi sa ride, pag may ganito ka, is makikita ka ng mga sasakyan sa likod mo at di ka mababangga, di ba? And sama ka na rin ng headlight. Wala kasi silang pinadala pero mahalaga yung mga yan, yung ilaw. Yan yung mga limang pwede natin bilhin sa ating bike kung newbie ka pa lang. Bali, apat yung pinadala nila. Ayan, tatlo pa dito. Napakadami. Then, isa rin sa marerecommend akong bilhin mo mga kapadyak para matuto ka na rin galawin yung mga pyesa ng bike mo o
pag may lumuwang, kaya mo nang hipitan is isang multi-tool. Ito nga pala yung multi-tool nila. Bale, pinasamaan na nila ng ganito. Ang kagandahan dito, may pangputol na siya ng kadena. Then may mga allen na siya. Yan, di ba? Kaya yun, maaayos mo na yung bike mo kahit di mo nadalhin sa bike shop. Yung mga madadali lang. Dalawa din yung pinadala nila, kaya yun, ang dami. Then may pasurot pa na rim tape. Itong rim tape, nilalagay ito sa may rim natin para makoberan niya yung butas ng mga spoke natin. Para hindi siya tatama sa interior, maplaplat. Yan, rim tape na submit yung brad. And meron pang pinasamang bag. Ito. Pang long ride naman to. Hindi na to basic tips na upgrade ha, kasi ito nasa 500 to, 400. Pero kung hilig mo yung long ride at trip mo din yung malalayong rides na nag-slip over sa iba't ibang lugar, para sa itong bag na to. Dahil ang laki nyo, di ba kung makikita nyo. At hindi lang yan, meron pa siya ditong pasabog. Kita nyo, haba pa yan. O di ba? Kumaba pa. Kabilaan yan, meron pa dito. Akala mo maliit pero marami kang malalagay. Ayan, ganyan siya. Then, sinasabit siya sa likod ng bike pag may bike carrier ka. Parang yung ginamit ko nung nag-together loop kami mga kapadyak. Ayan, yung bike ko nun, may bike carrier siya. Yung gamit ko na bag dyan is walang ganito na mahaba, pakpak, parang pakpak yan, di ba? Yun, wala yun. Ito, meron. Sayang, di ka umabot. Pero pag nag-ride ulit tayo, nag-loop tayo, may magagamit na tayo. Malawak pa yan, meron pa dito sa loob. Diba? And water, manan siya water resistant, pero pag sobrang lakas siguro, dun lang tatagos yung mga tubig ng ulan. And yun, marami pa siyang bulsa-bulsa na pwede natin paglagyan. May paglagyan pa ng tubig dito at reflectorized para makita ka din sa dilim. At yun, yun ang namin nasa loob na pinadala nila. At meron din mga sticker ng kanilang bike shop, B-Bikes. B-Bike Shop. At yun nga lang mga kapadyak, yung mga masasabi ko o masasuggest ko na pwede yung bilhin sa bike nyo. At kung tinapos mo itong video nito hanggang dito is maswerte ka dahil pwede kang manalo ng mga pag-ibaway ko ngayon dahil magpapasko na rin sa mga may Pasko dahil ako is INC pero parang Christmas gift ko na rin sa mga may Paskong sumusuporto sa akin. Bale, isa na lang yung mananalo dahil hindi naman ganun kalaki yung presyo na itong mga ipapag-ibaway ko. Kaya isa na lang, bale bundle na siya kaya swerte yan na lang. Ito lahat. Bali, isang rim tape, isang tail light, isang chain stay guard, isang crank boots, isang saddle, at itong multi-tool. Kaya sulit na sulit yung mananalo dahil marami na siyang may lalagay agad sa bike niya, di ba? Paano makabali dito mga kapadyak is lalagay ko yung link ng FB page ko dyan. I-follow nyo yun para doon ko i-announce yung mananalo. Kung di mo i-follow yun, di ka manonotip kung sino mananalo dito. Then magko-comment ka lang dyan ng hashtag kapadyak with B-Bikes. Ayan lang naman, lalagay ko na dyan para di kayo malito-lito. Yan yung ilalagay nyo sa comment section para mapasok ka sa entry. Then i-follow nyo yung page ko. And syempre, subscribe ka na rin. And screenshot mo yun, isesend mo sa akin dito sa my Facebook ko na to. Para kung nanalo ka man, is nabunot ka. And chinek kita, and di mo naman sinend dito yung mga requirements is hindi ka mananalo. Bale yun, ilang products to? Bale 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na products yung matatanggap na mananalo. Kaya yun, thank you sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga patuloy na nag-i-sponsor dito rin sa bike shop na to. Thank you. And yung mga link is nasa description kung gusto mo rin maka-order ng mga pyesa nila na napakamura lang na pwede mo pang upgrade sa bike mo. Kaya yun lang, kung nagustuhan mo itong video ito, ay like mo naman. At kung gusto mo pa na mga ganitong klase ng video, nabigyan ko ng idea o suggestion na pwede mo i-upgrade sa bike mo na pasok sa budget, is comment ka lang dyan sa baba. At mag-subscribe ka na rin at hit ang bell button para laging update sa mga bagong video. Hanggang dito lang, kita-kita kits ulit sa next video. At ingat sa mga maglalast ride ngayong taon. Bye-bye, peace out!